Magandang gabi po sa lahat. Isama po natin sa pagdiriwang ng banal na misa ang pasasalamat at natatanging kahilingan ni na Ramon Bernardo and family, Angelita Bernardo, Jeremiah Bernardo, Charito and Corgi Bernardo, Johanny Bernardo and family, Dr. Jaime, Catherine and David Andrew Pulumbarit, Maria Caparas and family, Narciso and Teopista Pagapulangan and family, Edgar and Ayo Perez and family, Roberto, Juliet, Jerome Villanueva and family, Nelda Rabon and family, Danny and Nelly Isidor, Dory and Lito Capili and family, Nancy and Rico Estrella, Hernani at Margarita Valenzuela and family, Estrella family, Valenzuela family, para sa special intention ni na Wilhelmina Erorita, Fortunato Chico and family, Aurora Santiago and family, Richard Reboto and family, James Boncabil and family, Maria Charlotte Jane Boncabil. Para sa maagang pagaling ni na Elton Ray Chodor Lagman, Chody Manalad, Gloria Villanueva, Edgardo Perez, Rosario Perez, Ana Katrina Perez, Krista Eliza Perez, Kiano Ilusiano Perez, Edgardo Perez Jr., Gabriel Candelaria, Raven James Bondoc. Para sa mga kapatid nating mga yumao na sina Dr. Rodolfo, Segondina, Nestor, Hermogenes, Jim Robert, Raquel, Gloria, Jose, Pedro, Elaine, Rose Ann, Priscilla, Rolando Sr., Josephine, Leonardo, Virgilio, Romeo, Romulo, Irene, Narciso, at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio.
mahal kay Jesus na ating ilaw. Sa diwa natin isipan, si Jesus Kristo'y nabuhay. Siya'y ating kaliwanaga. Tayo nang magbigay dangan kay Jesus na ating ilaw. Sa diwa natin isipan, si Jesus Kristo'y nabuhay. Siya'y ating kaliwanagan. Salamat po, Panginoon, sa ilaw na iyong bigay. Tayo nang magbigay dangal kay Jesus na ating ilaw. Sa diwa natin isipan, si Jesus Kristo'y nabuhay. Siya'y ating kaliwanagan. Salamat po, Panginoon, sa ilaw na iyong bigay. At sa kalangitan, kayong mga anghel ay mag-awitan. Magalak kayong lahat na mapapalad na nilikha na nakapaligid sa lukang dakila. Kayong lahat na mapapalad na lilikha na napapaligid sa lukang dakila.
Kristo na ating hari ay nabuhay na maguli. Ipan natin ang tambuli nitong ating kaligtasan. Magalako san libutan sa maningning na ting ilaw. Si Kristo na walang maliw ang pumaram sa dilim. Magalak ang lubos ang buong sambayanan. Sa kalwa na di alam tayo'y mag-ibang. Sa ningning ni Jesu Kristo sumagip sa San Seo. Sa muling taong ay tunay na manubos. Itaas sa kalangitan ating puso at isipan. Diyos sa may pasalamatan sa anak niyang nabuhay, sapagkat tapat siyang tunay sa kaniyang pananagutan. Para sa kinabilangan niyang sambayanan. Magalak ang lubos ang buong sambayanan. Sa kalwal nating Allah at tayo'y mag-iwang. Sa ningning ni Jesu Kristo sumagip sa San Siro. Siya'y muling nabuhay. Ngayon nga ang kapistahan ni Jesu Kristong nagalay ng kaniyang sariling buhay, ng tiis ng kamatayan, minanang kasalanan. Ang dating kaalipin ay sa tubig pawang naparam, kalaya ay nakamta. Ngayon nga ang pangdiriwang ng ating muling pagsilang sa tubig ng kaligtasan na batis ng kabanalan. Pagkat mula sa libingan bumango na matagumpay, Mesiyas ng sanlibutan, si Jesus nating mahal. Magalak ang lubos ang buong sambayanan. Sa kalwal ating Allah at tayo'y matiwang. Sa ningning ni Jesu Kristo sumagip sa San Siro. Siya'y muling nabuhay, tunay na manunubot. Diyos ama ng sanlibutan, tunay na walang kapantay, pag-ibig mo't katapatan para sa mga hinirang. Handog mo'y
kapatawaran sa lahat ng kasalanan. Higit sa lahat mong alay, si Jesus naming mahal. Naganap ng lubos ang buong sambayanan, sa balwalhatian lahat tayo'y mag-iwang. Sa ningning ni Jesu Kristo, sumagit sa San Siro po, siya'y muling nabuhay, tunay na manunubong. Dahil sa kaligayahan sa amin at umapaw, hain namin itong ilaw sa gisag ng pagkabuhay. Tunay na kaliwanagang hatid ni Jesus na tanglaw. Ang dilim ng kamatayan ay napawit na para. Magalap ang lubos ang buong sambayanan, sa kalwalhatian lahat tayo'y mag-ibang. Sa ningning ni Jesu Kristo, sumagip sa San Siro po, siya'y muling nabuhay, tunay na manunod. Ang araw ng kaligtasan, si Jesus bukang liwayway. Walang maliw na patnubay sa landas ng kaligtasan. Hatid niya'y kapayapaan, lakas mo at pagmamahal, upang aming magampanan, aming pananagutan. Magalak ang lubos ang buong sambayanan, sa kalwalhatian lahat tayo'y mag-iwang. Sa ningning magalak kayong lahat na mapapalad na nilikha na nakapaligid sa luklukang dakila. Ikalawang yugto, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Mga kapatid, ngayong nasimula na natin ang magdamagang pagdiriwang ng muling pagkabuhay, makinig tayong mabuti sa salita ng Diyos. Isaloob natin kung paano niyang ginanap sa iba't ibang yugto ng kasaysayan ang pagliligtas niya sa mga hinirang na tao. Noon nga'y sumapit ang itinakda niyang panahon, ang kanyang sariling anak, ang kanyang dugo, upang maging ating tagapagligtas. Hilingin natin sa Diyos ang kaganapan ng kaligtasan na nangyayari ngayon sa pagdiriwang ng Pasko ng pagtubos sa lahat. Magsiupo po ang lahat. Maaari na pong patayin ang mga kandila. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Genesis.
Noong simulang likain ng Diyos ang lupa at ang langit, sinabi ng Diyos, "Ngayon, lalalangin natin ang tao, ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon, at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig. At pamahalaan ito, binigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malaki o maliit. Bibigyan ko rin kayo lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay ibibigay ko naman sa maiilap na hayop, malalaki man o maliliit, at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasda ng Diyos ang lahat niyang ginawa, at lubos siyang nasiyahan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Espiritu mo'y suguin, puon tanay, iyong baguhin. Patungong kapatagan.
gilid ng mga banal, umagos na para. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kagandahang loob, kami iyong nilikha. At sa iyong pagtatangkilik, kami iyong pinadakila. Ipagkaloob mong aming matatag na kalooban ay manaig sa kasalanang nagbibigay balakid sa aming marapat na sa iyong ligaya'y sumapit. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na iyon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon na masiya. Sinabi sa kanya, isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin.
Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ng Panginoon. At mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Naipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sanga, na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, Akong Panginoon ang nangangako sa iyo. Yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo ay magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lunsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat ikaw ay tumalima sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Diyos ko, aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Ang biyayang kaloob mo ay kahanga-hangang tunay. Nababatid ko na ika'y kasama ko oras-oras. Sa piling mo kailanmay hindi ako matitinag. O ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malagak. Sa balon ng mga patay, upang doon ay maagnas. O ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo
Wagas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Tayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinarami mo sa sanlibutan ang mga anak na sa pangako mo'y sumilang. Bunga ng paglawak ng saklaw ng iyong paghiram. Sa pagbibinyag, ginagawa mong matupad ang iyong pangakong si Abraham ay maging ama ng lahat. Ipagkaloob mong iyong sambayanan ay marapat na makatugon sa iyong panawagan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Exodus. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises, "Bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo na ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakarin ninyo. Lalo kung pagmamatigasin ang mga Ehipsyo ay pasusundan ko kayo sa kanila. Ngunit doon ko sila lilipulin, ang mga Ehipsyo, ang mga kawal ng Paraon, pati ang kanilang mga karwahe. Ipakikita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. Sa gayon, malalaman ng mga Ehipsyong iyan na ako ang Panginoon." Ang anghel ng Diyos na pumapatnubay sa paglalakbay ng mga Israelita ay nagpatihuli sa kanila. Gayon din ang haliging ulap. Ang ulap ay lumagay sa pagitan ng mga Israelita at mga Ehipsyo at lumatag ang kadiliman. Dumating ang gabi at ang mga Ehipsyo ay di makalapit sa mga Israelita. Itinapat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Magdamag na pinaihip ng Panginoon ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Ang mga Israelita'y bumagtas sa dagat na ang nilakaray tuyong lupa sa pagitan ng animoy pader na tubig. Hinabol sila ng mga Ehipsyo na mga kawal, karwahe at kabayuhan ng Paraon. Nang magbubukang liwayway na, ang mga Ehipsyo'y ginulo ng Panginoon mula sa haliging apoy at ulap. Nalubog ang gulong ng mga karwahe at hindi na sila makatugis ng matulin. Kaya sinabi nila, "Umalis na tayo rito sapagkat ang Panginoon na ang kalaban natin." Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Itapat mo ang iyong tungkod sa ibabaw ng dagat at tatabunan ng tubig ang mga Ehipsyo
pati ang kanilang karwahe. Ganun nga ang ginawa ni Moises at pagbubukang liwayway na numbalik sa dati ang dagat, ang mga Ehipsyo'y nagsikap makatakas, ngunit pinalakas ng Panginoon ang dating ng tubig, kaya at sila'y nalunod ng lahat. Nang manauli ang dagat, natabunan ang mga karwahe at kabayo ng paraon, pati ang kanyang mga kawal at walang natira isa man. Ngunit ang mga Israelita ay nakatawid sa dagat, natuyo ang dinaanan sa pagitan ng animoy pader na tubig. Nang araw na iyon, ang mga Israelita'y iniligtas ng Panginoon sa mga Ehipsyo. Nakita nila ang bangkay ng mga Ehipsyo, nagkalat sa baybay dagat. Dahil sa kapangyarihang ipinakita ng Panginoon laban sa mga Ehipsyo, nagkaroon sila ng takot sa Kanya at sumampalataya sila sa Kanya at sa alagad niyang si Moises. Ito ang inawit ni Moises at ang mga Israelitay para sa Panginoon. Ang Panginooy ating ngayong awitan sa Kanyang kinamtang dakilang tagumpay. Ang mga kabayo at kawal ng kaaway sa pusod ng dagat, lahat natabunan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poon ay ating awitan sa kinamtaniyang tagumpay. Poon ay ating awitan sa kinamtaniyang tagumpay. Ang Panginooy atin ngayong awitan sa Kanyang kinamtang dakilang tagumpay. Ang mga kabayo at kawal ng kaaway sa pusod ng dagat, lahat natabo. Ako'y pinalakas niya't pinatatag, siya ang sa akin nagkukop, nag-iingat. Diyos ng magulang ko, aking manliligtas. Mandirigma na walang kapantay, Panginooy Kanyang pangalan. Nang ang mga kawal ng Faraon sa dagat ng mga tambo ay mangagsilusong, ang lahat ng ito ay kanyang nilunod. Pati na sa sakyay kanyang pinalubog. Ay na
pinatabunan ng alon ng dagat. Tulad nila'y batong lumubog kaagad. Ang mga bisig mo'y walang katulad. Walang ang katulad, walang kasing lakas sa isang hampas mo, kaaway ng alat. Nangadurog man din sa iyong mga palad. Ay ating awita, sa akin ang sila'y dadalhin mo sa pinili mong bundok, sa lugar na itinangi mo para maging iyong lubos. At sa sanktuaryo'y natayo ayon sa iyong loob. Ikaw poon maghahari magpakailanman. Ngunit ating awita, sa akin ang kanyang tagumpay. Poon ay ating awita, sa akin ang tanyang tagumpay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nung unang panahon ay yun ang idinulot na mabanaagan ang himala ng bagong tipan sa pagtawid sa dagat bilang tagapagpahiwatig ng mga nagaganap sa pagbibinyag na siyang paglaya ng iyong sambayanan sa pagkabihag. Ipagkaloob mo ang lahat na mabansa ay makaranas ng muling pagsilang na dulot ng Espiritong tinanggap ng mga mananampalataya sa Israel, ang unang nagpamalas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan. Puri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan. Puri sa Diyos sa kaitaasan sa lupa'y kapayapaan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan. Thank you.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang kabanal-banalang gabing ito ay pinagliliwanag mo sa kadakilaan ng pagkabuhay ni Kristo. Antigin mo ang espiritu ng pagkupkup mo upang sa pagbabago ng aming buong pagkatao, kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na bininyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo ay namatay at nalibing nakasama niya sa pamamagitan ng binyag. Upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo naman ay mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Sapagkat kung nakaisa tayo ni Kristo sa isang kamatayang tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na makakaisa niya tayo sa isang muling pagkabuhay tulad ng kanyang pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay ipinakong kasama niya upang mamatay ang makasalanang katawan at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ngunit tayo ay naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo. Kung namatay tayong kasama niya, alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya ay mamatay, namatay siya ng minsanan para sa kasalanan. At ang inyong sarili na patay na sa kasalanan, datapwat buhay naman para sa Diyos ang inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo po ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Mabuti sa iyo, Panginoon.
Pagkaraan ng araw ng pamamahinga, si Maria Magdalena, si Mariang ina ni Santiago at si Salome ay bumili ng pabango upang ipakid sa bangkay ni Jesus. At ng Linggo, ng umaga, pagsikat ng araw, sila'y nagpunta sa libingan. Nag-usap-usap sila habang nasa daan. Sino kaya ang ating mapakikiusapang magpagulong ng batong nakatakip sa pintuan ng libingan? Napakalaki ng batong iyon, kaya gayon ang sabi nila. Ngunit nang tanawin nila ang libingan, nakita nilang naigulong na ang bato. Pagpasok nila sa libingan, nakita nilang nakaupo sa gawing kanan ang isang binatang nararamta ng mahaba at puting damit. At sila'y natakot. Huwag kayong matakot, sabi ng lalaki. Hinahanap ninyo si Jesus, ang taga Nazaret na ipinako sa krus. Wala na siya rito. Siya'y muling nabuhay. Tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kaniya. Kaya humayo kayo at sabihin ninyo sa mga alagad, lalo na kay Pedro, na mauuna siya sa inyo sa Galilea. Makikita ninyo siya roon, gaya ng sinabi niya sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magsiupo po ang lahat. Mga kapatid, sinasabi na hindi mo maaring ibigin ang isang taong hindi mo kakilala. Lalo na hindi natin maiibig ang isang Diyos na hindi natin kakilala. Ngunit ang Diyos natin ay tunay na nagpakilala sa atin sa iba't ibang mga pangyayari at panahon. Ang Diyos natin ay lumikha sa mundo at sa tao dahil nais niyang ibahagi ang kanyang pag-ibig sa atin. Kaya nga makikita narinig natin sa unang pagbasa kung paano nilikha ang mundo at sa pagkapatuloy nito ay nilikha ang tao, ang pinakadakilang nilikha ng Diyos. Ngunit hindi natapos doon ang pagpapakilala ng Diyos sapagkat ninais niyang pumasok sa kasaysayan ng mundo, sa kasaysayan ng bawat tao. Pumasok siya sa ating panahon at sa ating lugar. Kaya nga nakita natin kung paano ang kanyang pagpasok sa kasaysayan ay sa pamamagitan ng isang bayan, ang bayang kanyang hinirang at pinili sa pamamagitan ng Israel. At siya ay nakipagtipan sa bayang ito na ang kasunduan ay kilalanin niyo ako bilang inyong natatanging Diyos at kikilalanin ko kayo bilang aking bayan. At kasama noon ay ang apat na pangako ng Diyos o apat na pangako ni Yahweh. Posterity, prosperity, protection, and presence. Ang buhay ay magpapatuloy, uunlad sa lahat ng larangan ng buhay, patuloy na pangangalagaan at patuloy na mananatili sa kanyang piling. Ngunit alam natin, ang mga Israelita ay hindi naging tapat sa kanilang pakikipagtipan. Gumawa sila ng mga Diyos-Diyosan dahil nainip sila sa pagdating muli ni Yahweh sa kanilang piling. Kaya nga, ano ang nangyari? Nagpadala ang Diyos ng mga propeta na magpapahayag na darating ang araw ng kaligtasan. Sapagkat alam natin nung likhain ng Diyos ang mundo,
Ito'y isang mundong perpekto. Ngunit dahil tumalikod ang ating unang mga magulang, hindi pinabayaan ng Diyos na malayo na ang tao sa Kanya, ang taong nilikha niyang kawangis niya. Kaya nga pinahayag ang pagdating ng Kanyang anak, ang tagapagligtas. At doon ay pinakita na ang tatlong mga bagay o pangyayari na hindi nilikha ng Diyos ay mapagtatagumpayan. Na ang kasalanan ay mapagtatagumpayan, na ang paghihirap ay mayroong kabuluhan, na ang kamatayan ng katawan ay hindi katapusan ng lahat, kung hindi ito ang simula ng buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya nung dumating ang takdang panahon, isinugo ang Kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo, na Diyos na totoo, ngunit naging tao namang totoo, naramdaman ang lahat ng ating nararamdaman sa buhay na ito, nakipamuhay sa atin. At doon ay pinahayag ng Panginoon na siya lamang ang daan patungo sa Ama. Na binanggit din niya na kung ako'y inyong nakita, nakita din ninyo ang Ama, sapagkat walang ibang daan patungo sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Kaya nga sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, lubusang nakilala natin ang Diyos. Kaya nga sinasabi ang ating Panginoong Hesukristo ay ang icon, ang larawan ng Diyos mismo, nananahan na kasama-sama natin. Kaya dito natin makikita na ang buhay dito sa mundo, sa kabila ng mga pagsubok, suliranin at mga karahasang nangyayari, mayroon pa rin magandang patutunguhan ang buhay, sapagkat ang buhay dito sa mundo ay nasa kamay ng Diyos. Ngunit hindi pa rin natapos ang pagpapakilala ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang anak, sapagkat pagkatapos ng Biyernes Santo, sa muling pagkabuhay ng Panginoon, siya ay bumaba sa mga patay upang buhayin ang mga naunang namatay at bumalik sa langit. Kaya't hindi tayo iniwang ulila, sapagkat ang Diyos mismo isinugo ang Espiritu Santo upang ipakilala sa atin na siya ay tunay na nakapasok sa buhay ng bawat tao. Ang Espiritu Santo ang nagtuturo sa atin ng tamang pagkilala sa Diyos. Ang Espiritu Santo ang nagpapakilala sa atin ng tamang pakikipag-ugnay sa ating kapwa-tao. At ang Espiritu Santo ang nagtuturo sa atin ng tamang paggamit sa mga bagay na nilikha. Tunay nga, kahanga-hanga ang ginawang pagkilos ng Diyos para sa ating lahat. Doon ay pinakita niya sa atin, tayo nilikha dahil sa Kanyang pag-ibig. Patuloy tayong nabubuhay dahil din sa Kanyang pag-ibig. At dito natin makikita na ang ating buhay nga ay nasa kamay ng Diyos. At ito ngayon ang ating ipinagdiriwang. Ang kahanga-hangang pagkilos ng Diyos sa buhay sa mundo at sa buhay ng bawat tao. Sa kabila ng nakikita nating kabalintuanan sa ipinahayag natin ngayon, ang pamamaraan ng Diyos ang pinakamabuti, pinakamaganda, at pinakamabunga sa ating buhay. Kaya nga ngayon, sa ating pagdiriwang na ito, ay tunay na nagiging pangkasalukuyan ang pagliligtas, pagmamahal, at pagpapatawad ng Diyos na ginawad sa mundo at ginagawad sa bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, sa inyo pong lahat, isang malwalhati at maligayang Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Amen.
Ikatlong yugto, ang pagdiriwang ng pagbibinyag. Ang pagbabasbas ng Ama nating makapangyarihan ay ating hilingin, mga kapatid kong minamahal, upang ito ay lumukob sa tubig na pagbibinyag para mapabilang kay Kristo ang mga muling isisilang. Mga kapatid kong minamahal, hilingin natin sa Ama nating makapangyarihan na marapatin niyang basbasan itong tubig na wiwisik ngayon bilang pagunita sa tinanggap nating binyag noon. Pagkalooban nawa tayo ng panibagong lakas para sa pamalagiang maging matapat sa Espiritu Santo na ating tinanggap. Ama naming makapangyarihan, ipinahayag mong ikaw ay kapiling ng iyong sambayanan sa pagdiriwang na ito ng gabi ng pagkabuhay. Ginugunita namin ang iyong paglikha na talaga namang kahanga-hanga at gayon din ang iyong pagtubos sa amin na lalo pang pambihira at walang kahambing. Basbasan mo ang tubig na iyong ginawa upang aming magamit para ang mga tanim ay madilig, para makapawi sa uhaw at init, at para maganap namin ang paglilinis. Ito rin ay iyong itinalagang gamitin sa pagbibigay ng iyong kagandahang loob sa lahat. Ginamit ito sa pagpapalaya sa kaalipinan ng iyong hinirang na sambayanan. Habang sa disyerto, sila'y naglalakbay, tubig ang pumawi sa kanilang pagkauhaw. Tubig din ang ginamit ng iyong mga propeta upang ang sisimulan mong pakikipagtipan sa tao ay maipahayag nila. Sa pamamagitan ng tubig na itinalagang maging banal, ang anak mong mahal, nung siya'y lumusong sa ilog Jordan, pinapagbago mo kaming mga makasalanan. Ito nawang tubig na ngayon iwiwisik sa amin upang ang pagbibinyag ay aming gunitain, ay magpahiwatig din nawa ng aming pakikigalak sa kaligayahan ng aming mga kapatid na tatanggap ng binyag sa Paskong ito ng pagkabuhay ng iyong anak, na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, niluluhog namin sa iyo, manaugnawa sa tubig na ito ang kapangyarihan ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni Jesucristo upang mapuspos na iyong Espiritu itong pambinyag na tubig. At sa gayong lahat ay nakikiisa sa kamatayan niya sa pamamagitan ng binyag, ay muling mabuhay na siya rin ang kasama bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid,
sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayo nalibing kasama niya nung tayo'y binyagan upang kasama rin niya tayo makabangon at makapagbagong buhay. Naganap na natin ang 40 araw na paghahanda, kaya't sariwain natin ngayon ang ating pangako sa pagbibinyag. Talikdan natin ang kasamaan at kasalanan. Harapin natin ang matapat na paglilingkod sa Diyos bilang mga maaasahang kaanib ng kanyang banal na simbahang Katolika. Kung kayo'y makapangangakong tatalikod sa lahat ng hadlang sa katuparan ng panukala ng Diyos upang kayo'y makapamuhay bilang matapat at maaasahang kaanib ng kanyang angkan, pakisagot ninyo itong 3 katanungan. Para kayo'y makapamuhay bilang mga malayang anak ng Diyos, ang kasalanan ay tinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Para kayo huwag mapailalim sa kasalanan, ang kaakit-akit na tukso ng kasamaan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Si Satanas na pinanggagalingan ng kasalanan at pinuno ng kadiliman ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ngayon may ating harapin ang ating pananampalataya. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Sa iisang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, na ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinako sa krus na matay ni libing, muling nabuhay at naluluklok sa kanan ng Ama, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggan, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihang Ama ng ating Panginoong Hesukristo, tayo'y pinatawad sa ating kasalanan nung tayo muling isinilang sa tubig at Espiritu Santo. Tulungan na nawa tayo niyang mamalaging tapat sa ating Panginoong Hesukristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sampananampalataya, isang pagbibinyag.
panalangin ng bayan. Mga kapatid, sa kaningninga ng banal na gabing ito, halinang lumuhog sa Panginoon na nagpakita ng kanyang kahangahangang ginawang pagliligtas sa sambayanan sa pamamagitan ng pagkabuhay ni Jesucristo. Tutugon tayo, Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa sambayanan ng Diyos na inihatid ng mapangligtas na tubig sa lupang pangako, upang ang kanilang buhay ay maging awit ng pagpupuri sa Panginoong nagtagumpay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa lahat ng lahi at lipi na nilikhang kawangis at kalarawan ng Diyos, upang sa kanila ay itanim ng Diyos ang nagkakaisang puso at diwa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga inaapi at pinag-uusig, upang ang karahasan ay mapawi sa kanilang buhay at ang katwiran ng Diyos ang siyang yumabong at mamayani, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga bagong bininyagan sa kamatayan at pagkabuhay ni Kristo, upang tahakin nila ang bagong buhay kay Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa ating lahat na natitipon ngayon, upang tayo ay maging tapat sa ating pangako sa binyag at maging saksi na ang Panginoon ay buhay sa ating pamayanan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Ama na bukal ng buhay, dinggin ang aming panalangin at itulot mo ngayong espiritu na lumukob sa tubig ang siyang manahan sa aming puso at kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nasa bahagi na po tayo ng pagdiriwang ng liturhiya ng Eukaristiya. Sa kabutihan.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa nagsimulang Pasko ng pagkabuhay, kami itaguyod nito sa kagalingang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong gabing ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Aming maawain, pinaabot namin ang pasasalamat sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Pinakikiusap namin sa pamamagitan ng anak mong ito na ang mga kaloob namin ay tanggapin at basbasan mo sa pagdiriwang namin ng paghain niya sa iyo. Iniaalay namin ito sa iyo unang-una para sa iyong banal na simbahang Katolika. Pagkalooban mo ng kapayapaan at pagkupkup, pagkakaisa at pagtataguyod, ang mga kaanib nito sa San Sinukob. Kaisa ng aming Papa Francisco na iyong lingkod, kasama ng aming Obispo Dennis at ang lahat ng nananatili at nagpapalaganap sa pananampalatayang Katoliko na galing sa mga apostol. Ama namin, iyong alalahanin ang iyong mga anak na ngayon aming idinadalangin. Ang aming pananampalataya ay nababatid mo, gayon din ang pagsisikap naming maging tapat sa iyo. Ang paghahain ito ng pagpupuri ay aming iniaalay para sa kapakanan namin at ng mga mahal namin sa buhay, para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan. Sa pagdulog namin sa iyong kadakilaan, Diyos na totoo at nabubuhay kailanman. Kaisa ng buong simbahan, ipinagdiriwang namin sa gabing ito ang dakilang kapistahan ng pagkabuhay ng aming Panginoong Hesukristo.
Bilang Diyos na totoo na namalagi pa ring taong totoo, pinararangalan namin ngayon unang-una ang Ina ng Diyos at Panginoon naming Hesukristo, si Maria na malalahating laging berhen, gayon din ang kaniyang kabiyak ng pusong si San Jose, ang iyong pinagpalang mga apostol at mga martir, na sina Pedro, Pablo at Andres, sina Santiago, Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon at Tadeo, gayon din sina Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan at Pablo, Cosme at Damian, at ang lahat ng iyong mga banal. Pakundangan sa kanilang ginagawang mga kabutihan at walang sawang pagdalangin para sa aming kapakanan, kami ay lagi mong kalingain at ipagsanggalam. Ama, Ama namin, iyong tanggapin ang handog na ito ng iyong buong angkan para sa mga minarapat mong muling isilang sa tubig at Espiritu Santo sa ikapagpapatawad ng lahat nilang mga kasalanan. Lobin mong kami ay makapamuhay araw-araw sa iyong kapayapaan. Huwag mong ipahintulot na kami ay mawalay sa iyo kailanpaman. Ibilang mo kami sa iyong mga hinirang. Ama namin, basbasan mo ang mahandog naming ito. Marapatin mong sambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan. Kaya para sa amin, ito ay gawin mong maging katawan at dugo ng pinakamamahal mong anak, ang aming Panginoong Hesukristo. Noong bispiras ng kanyang pagpapakasakit, hinawakan niya ang tinapay sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Tumingala siya sa langit, sa iyo, Diyos Ama, niyang makapangyarihan, at nagpapasalamat siya sa iyo. Pinaghati-hati niya ang tinapay, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis na ito ng pagpapala sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming mga lingkod mo at bumubuo ng iyong bayang banal ay nagdiriwang sa alaala ni Kristo na iyong anak at aming Panginoon. Ginugunita namin ang kanyang dakilang pagpapakasakit, ang pagbangon niya mula sa kamatayan at ang matagumpay na pag-akyat niya sa kalangitan. Kaya mula sa mga biyayang sa iyo rin nang galing, inihahandog namin sa iyong kataas-taasang kamahalan ang paghahain ito ng katangi-tangi at dalisay.
ang pagkaing nagbibigay buhay kailanman, at ang inuming nagbibigay kagalingang walang katapusan. Masdan mo ng buong kasiyahan ang aming mga alay na ito. Ganapin mo sa mga ito ang ginawa mo, sa mga handog ni Abel ang lingkod na matapat sa iyo. Sa paghahain ni Abraham na ama namin sa pananampalatayang totoo, at sa inandog na tinapay at alak ni Melchizedek na paring hirang mo, paunlakan mo ngayon na tanggapin ang banal at dalisay na paghahain. Makapangyarihang Diyos, sinihiling namin sa iyong ipaakyat sa banal mong anghel ang mga banal na alay na ito sa dakilang dambanang nasa iyong harap, upang sa pagsasalo sa banal na katawan at dugo ng iyong anak, sa pakikinabang namin ngayon dito sa banal mong hapag, kami ay mapuspos ng iyong pagpapala at tanang pagbabasbas. Ama namin, iyo ring alalahanin ang mga anak mong naunang yumaos sa amin. Sa paghimlay sa iyong kapayapaan, yamang ang tatak ng pananampalataya ay kanilang taglay, at sila ngayon ay aming ipinagdarasal. Sila at ang tanang na ihimlay sa kandungan ni Kristo ay aming idinadalangin sa iyo upang iyong pagbigyang makarating sa pagsasalo, pagliliwanag, at pamamahinga sa iyong piling. Kahit na kami ay makasalanan mong lingkod, kami rin ay nagtitiwala sa iyong naguumapaw na pagkamabagbigay sa aming pamumuhay araw-araw, kaya pagindapatin mo rin kami ay makaugnay at makapiling ng iyong mga banal na apostol at martir, kasama ni Juan Bautista, Esteban, Matias, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Agata, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, at ng lahat ng iyong mga banal, kami naway makapisa nila, ni dahil sa aming ginagawang kabutihang kulang na kulang, kundi pakundangan sa iyong pagpupuno sa aming kakulangan, sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Sa kaniyang pamamagitan, ang tanang mabubuting kaloob mong ito ay lagi mong pinaiiral, pinababanal, binubuhay, binabasbasan, at sa amin ay ibinibigay. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Thank you.
Ama, hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at sinasabi mo ngayon sa amin, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ipinagkakaloob ko sa inyo aking kapayapaan. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. O Jesus ko, naniniwala ako na Ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na Ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental. Umarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na Ikaw na naririto at buong puso ako nakipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen. Sa kanyang kapangyarihan.
Magsilod po ang lahat. Horacio Emperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami na may pagmamahal at ipag-adya kami na iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos, magpasolang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen ang bundok ng Carmelo. Panalangin mo kami. Mahal na Birhen mapagpagaling sa may sakit. Panalangin mo kami. San Jose. Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Panalangin mo kami. San Roque. Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Panalangin mo kami. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming pinapagsalo mo sa piging ng Pasko ng pagkabuhay ni Kristo ay magkaisa sa pananalig sa iyo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyukunin ninyo ang inyong ulo para sa maringal na pagbabasbas. Sa dakilang kapistahang ito ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Kristo, kayo naway pagpalain na makapangyarihang Diyos at sa lahat ng kasalanan ay kanya nawang ipagsanggalang. Kayong nagdiriwa ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, pinagkalooban kayo ng Diyos ng kagalingan at kaligtasan. Puspusinawa niya kayo ng kawalang kamatayan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Matapos ipagdalamhati ang pagpapakasakit ni Jesucristo, pinagdiriwa ngayon ang maligayang Pasko ng pagkabuhay ng mga tao. Pasapitinawa niya kayo sa kagalakan ng kanyang kapistahan sa kalangitan, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at patnubayan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Amen. Salamat sa iyong kami. Uwi na pinagpasalamat.
Linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay, salubong. Ito ay tanging kaugalian sa Pilipinas. Maaari itong ganapin sa hulihan ng misa ng gabi ng pagkabuhay o sa unahan ng misang ito sa araw ng pagkabuhay. Sa unang misa sa araw na ito, ang mga imahe ng pagkabuhay na maaaring magmula sa sementeryo ng parokya at ng mahal na birhen na magmumula sa simbahan o sa bisita na malapit dito. Ang magsasalubong sa isang pook na malapit sa simbahan o sa may harap ng simbahan. Ang dalawang imahen ay papasok ng mga nagpoposisyon sa simbahan, samantalang inaawit ang awiting pambungad o taludtod pambungad. Kaagad isinusunod ang papuri sa Diyos, ang panalangin pambungad. Bilang isang Pilipinong Katoliko, naniniwala tayong si Jesus ay muling nabuhay at siya ay napakita sa kanyang inang si Maria. Madaling araw ng Linggo ng pagkabuhay, ipinagdiriwang natin ang pagtatagpo o sa mas kilalang tawag ay ang salubong ni Jesus na muling nabuhay at ang kanyang inang si Maria. Ang pagpoprosisyon ng dalawang napakagandang imahen, ang pagtatanggal ng belo sa namimighating si Maria at ang mga maliliit na mga batang gumaganap na mga anghel, ang ilang dahilan kung bakit napakaganda at di kayang limutin sa pagdiriwang na ito ang salubong. Subalit, mainam din na tanungin natin ang ating sarili kung ano nga ba ang kahulugan ng ating pagdiriwang na salubong. Ito ay di lamang ang pagpapakita ni Jesus sa kanyang ina, kundi ang kanya ring pagpapakita sa atin, di lamang sa ina, kundi gayon din sa ating lahat na kanyang mga kapatid. Paano siya nagpakita sa atin? Sa pamamagitan ng kanyang mga salita, sa pagdiriwang ng banal na misa, sa pagtanggap ng banal na komunyon, siya patuloy na nagpapakita sa atin. Subalit atin din pagkatandaan na si Kristo ay nagpapakita sa atin sa tuwing tayo ay gumagawa ng mabuting bagay sa isa't isa. Siya ay nagpapakita sa atin kung tayo ay nagtutulungan, kung tayo humihingi ng tawad sa mga pagkakataong tayo ay nagkasala. Si Kristo ay nagpakita sa atin sa pagkakataong tayo ay nagpapatawad. Siya ay nagpapakita sa atin kung tayo ay tapat sa ating pamilya at tapat din sa ating simbahan. Si Jesus ay nagpapakita sa atin. Sa pagdiriwang ng salubong, si Jesus ay nagpakita kay Maria na kanyang ina. Subalit, ating pakatatandaan na ngayon si Jesus ay nagpakita rin sa atin na kanyang mga kapatid sa pagdiriwang ng Eukaristiya. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoong muling nabuhay. At sumainyo rin. Dapat nga tayong magalak at magpasalamat sa Diyos Ama at kay Hesukristong anak niya. Hinugasan sa tubig ni Hesukristo ang kasamaan ng sangkatauhan. Noong unang panahon, iniligtas ng Diyos ang kanyang bayan mula sa pagkaalipin, itinawid sa dagat at hinatid sa pangakong bayan. Sa bukang liwayway na ito o sa gabing ito, ating ipinagdiriwang ang paglaya natin mula sa pagiging alipin ng kasalanan at ang pagtawid ni Hesukristo kasama tayo mula sa kamatayan patungo sa kanyang pagkabuhay. Ipagdiwang natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos na nagpasyang tayo'y tubusin at ang kanyang malasakit sa atin sa pamamagitan ni Hesukristo. Pakinggan natin ngayon ang salaysay mula sa banal na pasyon sa pagsalubong ni Kristo sa kanyang mahal na ina. Nang malabas na sa hukay, at si Jesus ay mabuhay, ang una niyang binalaw ay ang inang namamanglaw
biyaya ang buon ko, aking ina, yamang aking naganap na. Napawi na nakaraan.
practice lang yung palakpak na yon, hindi pa dapat ngayon. Matuwa ka at magalak, O Birheng Maria, Alleluia. Sapagkat tunay na muling nabuhay ang Panginoon, Alleluia. Manalangin tayo. Diyos na sa pamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesucristong Panginoon namin, minarapat mong paligayahin ang mundo. Nihiling namin sa iyo na alang-alang sa Birheng Maria na kanyang ina ay makamta namin ang kaligayahan sa buhay na walang hanggan. Sa pamagitan din ng Jesucristong aming Panginoon kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bilang tanda ng pakikihati sa galak at saya ng ating mahal na ina, sa muling pagkabuhay ng kanyang anak na ating tagapagligtas, ay pumalakpak tayong lahat, ito na ang totoo, at sama-samang pumasok sa simbahan kasama si Mariang ipagdiwang ang banal na Eukaristiya. Panalangin kay San Roque. O Panginoon kong Diyos, ikaw na nagsugo sa maluwalhating San Roque at pinahatiran mo siya ng kaputol na tabla, pinagtibay mo ang pangako sa kanya upang ang sinumang dapuan ng salot ay hindi maano sapagkat siya'y deboto sa iyo. Magdalita ka sa aming lahat na gumugunita sa kaniyang buhay. Ipakaloob mo na kami maligtas sa salot na nakamamatay sa kaluluwa at katawan, pakundangan kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. San Roque, pintakasi laban sa sakit at salot, ipanalangin mo kami.